Welcome back mga ka-DIY for today's video. Akala ko tapos na ako sa power bank na to kasi naka dalawang video na tayo. Kaso, kagabi may naalala ko, pwede nga pala natin itong i-upgrade at saka lagyan natin ng 12 volts output. Kasi may space naman dito sa ibabaw eh. Saan natin gagamitin yung 12 volts na output? Pwede natin dun ikabit yung ating DC fan, router, o kaya DC light. So basta 12 volts na devices mga ka-DIY. Since 60,000 mAh naman to, nasa 222 watt-hours yun. So matagal nating magagamit sa DC fan mga ka-DIY. Lalo kung halimbawa brownout, wala kang ibang power source kundi ito, pwede ka magkabit ng ilaw tsaka DC fan, 'di ba? Makaka-survive na tayo sa init. So, ano bang mga kakailanganin natin para sa ating upgrade ng ating 57,000 power bank? Unang-una, syempre kailangan natin ng medyo malakas na boost converter mga ka-DIY. So, ito, ang sabi niya is up to 80 watts. Pero syempre hindi naman natin papaabot ng 80 watts eh. Yung DC fan kasi nasa 15 watts. So, sabihin natin ilaw 10 watts, router 6 watts, so roughly nasa 30 watts to 40 watts lang natin gagamitin. Ayan, ito yung gagamitin natin ng boost converter na medyo malakas, tapos yung profile niya hindi sobrang laki, kasyang-kasya sa loob ng ating power bank. Tapos syempre, kailangan natin ng DC output, female, tsaka switch. So dito natin siya ibubutas mga ka-DIY. Depende kung gusto nyong gawing tatlo, pwedeng tatlo. Ako dalawa lang, tapos yung switch dito, ayan. So, ayun, simulan natin mga ka-DIY, sundan nyo na lang ako sa video. Siya nga pala, kung hindi ka pa nagsusubscribe, oh, click mo na yung subscribe button, tsaka like kung nag-i-enjoy ka sa ating mga video mga ka-DIY. Parapol kaya natin to, tingin nyo. Comment lang kayo mga ka-DIY kung gusto nyo. Malapit na yung 50,000 subscribers natin. Pwede natin itong iparapol, upgraded version. Ayan o, ito na yung wasak-wasak. Bubuksan ko na naman para sa inyo. Para sa ating mga ka-DIY at saka sana mapakinabangan nyo. Ayan, nabuksan na natin mga ka-DIY. Siyempre, ang hirap i-video, hindi ko na pinakita. Pero ayun, ganun pa rin naman. Hindi pa rin nagbabago yung nasira akong gilid. So nakikita nyo, ayan, may space dito. Diyan natin ilalagay yung ating board. Boost board. Yan, diyan mga ka-DIY. Tapos syempre, bubutasan natin dito para sa ating female output.
yung doon. At ayun nga mga ka-DIY, natapos na natin yung upgrade ng ating power bank. Nakikita nyo meron tayong dalawang DC output dyan, tsaka yung switch natin. Tapos yung wiring naman nya, basic lang mga ka-DIY. Yung input, ikakabit mo dun yung battery, tapos yung output, dun natin ikakabit yung DC output natin na 12 volts. Tapos in-adjust lang natin para sakto na 12 volts yung output. Kasi diba nakita nyo naka 20, ginamit ko kasi yon. So yung power bank natin, ayan, gumagana pa naman siya, 74%. Ngayon, itry natin mag-connect sa ating DC output. So ito yung aking modem. Try natin ikabit yung modem. So pang ano to, halimbawa, backup internet. O, diba? Try natin kung gagana ang ating power bank. Taran! O, ayan, mga ka-DIY, gumagana. So kapag brown out, meron kang 60,000 mAh na power bank, may internet ka pa din. Tapos ito, ayan, 7 watts na LED. Try din natin ikabit. O ayan, buhay din siya mga ka-DIY and working. So wala namang problema, kayang-kaya yan nung boost converter natin kasi ilan ba total watts nito? 7 tsaka 6. 13 watts lang yan. So, kayang-kaya, walang problema. Ngayon, itry naman natin sa DC fan, mga ka-DIY. So, ayun mga ka-DIY, nakita nyo naman gumagana sa DC fan. Meron pa pala ako dito na ano, personal fan ko dito sa table ko na 12 volts. Ayan, cooling fan siya. Try din natin mga ka-DIY. O, di ba? Nakita nyo, malaki siya, 12 volts. 7 watts tong fan ko na to sa table. O, di ba? Pag brown out, tuloy-tuloy ang trabaho. Bonus nga pala, ipapakita ko sa inyo paano natin pwedeng i-charge to gamit yung solar panel. So, yung recommended ko dito na solar panel is 20 to 30 watts. Kasi bakit? Kasi limited lang yung
input natin na 22.5 watts eh. So pakita ko sa inyo kung paano nyo i-charge to gamit ang solar panel. Naalala nyo ba yung lab bench power supply natin? Ito muna yung magiging kunwari solar panel natin. So sinet ko siya ng 18 volts tsaka 2 amps. Yung 30 watts kasi na solar panel, pwedeng umabot yan ng 18 volts eh. Kaya sinet ko na ng 18 volts, 2 amps, mga ka-DIY. So, ayan na. Kung di nyo pa alam kung paano to ginawa, check nyo lang yung video na to, mga ka-DIY, yung link. Kung paano natin ginawa tong DIY lab bench power supply. So, nakaset siya ng 18 volts. Ang kakailangan ninyo para ma-charge yung ating power bank gamit yung solar panel is ito. Ito ay QC3 or any fast charging type C buck converter board. So ayan, ikakabit nyo lang yung solar panel positive dito tsaka yung solar panel negative dito. Tapos ito yung output, ito na yung papunta sa ating power bank. Ayan, yung wire ko, ayan, type C. I-charge natin siya dito. Ayan, input. Ay sorry, nagalaw-galaw na yung camera. Ayan, no? Tapos ikabit natin yung solar panel, mga ka-DIY. O, ayun, hindi pa siya gumana kasi patay pa. Buhayin natin yung output. O, ayun, kulay blue. So, nakita nyo nag-blink, tapos fast charging kasi may kulay blue. Ilang watts? Ito, makikita nyo dito, mga ka-DIY. Kagandahan ng ating lab bench power supply. Ayan, charging tayo ng 20 watts. So, tinry kong taasan yung voltage at current hanggang 20 watts lang talaga. So, yung charging input ng ating power bank is up to 20 watts lamang, mga ka-DIY. So, pwede na nga yung 30 watts or 20 watts na solar panel para mapahaba natin yung buhay ng ating power bank. Baka mabitin ka pa dun sa 60,000 mAh, yung mga ka-DIY. So, ayun lang. Kung gusto nyo lang siyang i-charge gamit ang solar panel, kailangan nyo lang itong board na to. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video natin, mga ka-DIY. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe ka na dyan. Tsaka, please like our video. Salamat, mga ka-DIY.